Maligayang-maligayang pagbabalik mga abrad. Sa video nito ay pag-uusapan natin ang gintong barya na di umano ay nahukay ng mga kabataan sa Israel at tinatayang nasa 1,100 taon nang nakabaon sa lupa. Pero bago natin simulan ng topic na yan, ay kung bago pa lang kayo sa channel na ito at gusto niyo ng mga ganitong video, ay mag-subscribe na kayo at pindot niyo rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga future upload natin. Nag-upload ako ng mga video patungkol sa mga misteryo, napapanahong isyo, kakaibang pangyayari, kakaibang tao, at mga kakaibang bagay sa buong mundo. Kaya kung mahilig kayo sa mga ganitong video, ay nandito na kayo sa channel na ito kung saan marami kayong malalaman. At kung may nais kayong gustong malaman, ay mag-comment lang kayo sa ibaba ng video ito. Maraming salamat po. Maraming tao sa mundo ang nangangailangan ng pang-araw-araw na financial at material na mga bagay. Lalo na sa panahon ngayon na kailangan talaga ng mga tao ng financial dahil sa nararanasan nating krisis ngayon. At mayroon ngang mga negosyo ang napilitang magsara at mga manggagawang na wala ng trabaho. Kaya naman, napakahalaga ang mayroon tayong ipon o nakatabing pera dahil napakahirap ang walang pera at walang pinagkakakitaan sa ngayon. Kaya naman, tila ba napakalaking biyaya at pagpapala kapag halimbawa makakita ka ng pera sa daan. Ngunit ano kaya ang gagawin mo kung gintong barya na ang makita mo o di kaya ay madiskubre mo? Dahil kamakailan lamang mga abrad ay naging usap-usapan ang natagpo ang kayamanan ng mga kabataan sa Israel. At eto nga ay ang gintong barya kung saan ang halaga ng bawat isang barya ay maaari nang makabili ng malaking bahay sa Kostat. Ayon sa naging pahayag ng Israel Antiquities Authority sa kanilang Facebook page, ang mga kabataan na nakahukay ng gintong barya ay nagboluntaryo raw ang mga iyon para sa isang excavation site na gagawing pabahay. Sa ginawang paghukay ng mga kabataan ay nakadiskubre sila ng halos 425 na piraso na mga gold coins na gawa sa purong ginto na may 24 karat at tumitimbang lahat ito ng 845 grams or 1.86 pounds. At eto nga itinatayang nasa 1,100 taon nang nakabaon sa lupa. At ayon kay Excavation Director na si Liat Nadavsev ay tila raw binalak pangbalikan ng may-ari ng mga gintong barya ang kanyang tinagong kayamanan. Dahil sa nakapako pa raw ang mga ito upang hindi maalis sa pwestong pinagbaunan. Ang mga gintong barya nga raw na ito ay nakalagay sa isang gusi o banga. Ngunit hanggang sa ngayon ay lihim pa rin ang tunay na dahilan kung bakit hindi na ito muli pang nakuha ng may-ari ang tinago niyang mga ginto. At ayon pa sa isa sa mga kabataan na nakahukay ng gintong barya na nagngangalang Ozzy Cohen ay hindi raw nila inaasahang makakadiskubre sila ng mga kayamanan habang naghuhukay. At ayon pa sa kanya na noong una raw ay inaakala pa raw nilang dahon lamang ang mga ito. Ngunit nang malaman nilang ginto ang nahukay nila ay labis silang nagalak at nasabik. At ayon kay Robert Cole, isang dalubhasa sa barya nang nahukay ng mga kabataan na mga gintong barya ay nagmula pa raw noong 98th century sa ilalim ng pamumuno ni Islamic Abbasid Caliphate na siyang namumuno noon sa Afghanistan at Algeria. Matapos ngang matuklasan ang mga gintong barya ay naghanap pa rin ang mga taong naroroon sa lugar kung saan nadiskubre ang mga gintong barya. Dahil nagbabakasakali pa silang may matagpuan pa silang kayamanan at ang mga kabataan na nakadiskubre ng gintong barya ay binigyan ng pabuya dahil sa pagkakadiskubre nila sa gintong barya. At sa ngayon, ang pagkakaalam ko, ang mga gintong barya ay dinala sa isang museum sa Israel. At yan mga kabrad, ang may babahagi kong kwento tungkol sa nadiskubring mga gintong barya sa Israel. At hanggang dito na lang mga kabrad, ang video na ito. Sana po ay nagustuhan nyo.
Maraming maraming salamat po sa panunood.